Halina't i-update natin ang fansir na tigabinangon ng Rizal. At kahit malayo ito from Cavite, sulit naman ang biyahe. Dati siyang isang OFW. Buhay na isang bayani para sa ating bayan. Upang maitaguyod ang pamilya at umasenso ang pamumuhay dito sa Pilipinas. Tara, balikan natin ang una nating siyang nakapanayam. Ako si Russell Baldago, Pigeon Fancier since 2002. Naglalaro na kami sa SRPC. Nag-start ako mag-racing 2003. Nag-race kami sa SRPC. And then hanggang 2010, tumigil ako para magtrabaho sa ibang bansa. Eh, swerte naman, yung trabaho na nakakuha ko, isang pagiging loopman. Doon ako nag-continue ulit ng paglalaro bilang isang loopman sa ngamo ko, Emirati. Taga UAE siya. Naglaro din kami ng one loop race sa South Africa, Kuwait, sa Oman. And then later on, naglaro kami ng Abu Dhabi OLR, tapos Thailand. Yan yung mga bago na nilalaro namin, Thailand. Tapos yan. Ganyan katikas ang ating Pigeon Fancier. Nakaka-proud, diba? Isa din siya sa mga Pinoy na lumalaro sa iba't ibang bansa. Go, go, go! Nag-cheer! Ito siya noon. Ang mga ibon na gamit ko dati, yung tinatawag ko na Alexandra Line ko. Ang base niya naman. Nagawa ko pa dati ng design niya. Alexandra Line ang pinakagamit ko dati, yung dark checkered. Ang pinaka-base niya, Jimmy Gunn. Okay. Jimmy Gunn din ang pinaka-base niya. Naglalaro din tayo sa one loop. Bali, ano yung mga sinalihan mong one loop? Mula noon, naglaro kami sa... Kasama ko yung boss ko, naglaro kami na si Boss Nasir. Yan, naglaro kami sa South Africa. Maganda rin naman yung result namin doon dahil sumasama rin kami sa top. Laging nakakasama yung pigeon namin, every lap, nasa top din yung race result niya. Ikaw din ang gumawa noon, si Storm 3. Ginawa mo ng portrait yun di ba? Ginawa mo rin yun. Bali, ano ang masasuggest mo sa mga fanciers natin tsaka sa mga newbies para sa pag-aalaga, lalo yung pag-prepare ng mga breeder natin bago isada? Sa pag-prepare naman, basic naman talaga natin, kailangan natin deworming. And then delusing tapos sa bacterial flushing. Yan ang kailangan ng ibon natin kasi kailangan linisin mo muna. Pag di kasi natin nalinis yung breeder natin, naipapasa nila sa mga young birds yun, sa mga inakay natin. Papasa nila yung bulate, yung mga bacterial nila, yung mga kanker. Papasa nila yun doon kaya kailangan linisin muna natin yun. Bago tayo magsimula na pag-parent. Para pagka nagsubo sila ng mga inakay, healthy talaga. Importante, kailangan healthy. Mas malapit tayong sa chance na manalo pag healthy ang ibon natin, kahit anong bloodline pa yan. Sa pangalawang pagkakataon, ay muli natin siyang binisita. Panoorin natin! Ayon sa mga tala ng Huerta Cavada, ang binangonan, the original na isang bisita ng Morong ay nahiwalay at naging malayang parokya noong 1621. Gayunpaman, ang isa pang bersyon ay nagsasaad na ang binangonan ay nahiwalay sa Morong noong 1737. Makalipas ang 40 taon, ibinalik ito ng Conseil d'Augustinians sa mga Franciscano noong 1731. At muli, at ang pagbabalik, dito natin bibisitahin ang ating magiting na kaibigan at napakalaki ng mga pagbabago mula nung una natin siyang nabisita, mga kabisitero. Halina't alamin na natin yan. Tara na, bisitahin na natin siya. Welcome ulit sa loop ko, mga kabisitero. Napasyalan tayo ulit ng kaibigan natin si Paring Eric. Update nga pala sa nakalipas na race, itong katatapos lang na race na to ng PHA, naglaro tayo sa PHA. Bali nung North, meron tayong apat na ibon na nag-finisher ng Santa Ana. Nakaparte rin tayo sa 1K pooling doon. Tapos ngayon itong South, itong katatapos lang din na South, meron tayong limang ibon na paparte.
tatlo sa young bird, dalawa sa old bird. Bali yung sa young bird natin, isang 2K winner, 1K pulling winner. 72nd overall siya as of now. Tapos sa isa naman, superset winner, 20K pulling winner, 10K pulling winner, 1K pulling winner naman siya. Superset winner din siya. Tapos yung isa, superset winner, 1K pulling winner. Tapos dalawang old bird na live, paparte din sila sa superset. Tsaka 1K pulling. Ito ang Bisitero. Bisitero, nandito po tayo ngayon muli para sa update natin sa ating panchir. Ito po ay kilala sa buong Pilipinas at sa mga ibang parte ng mundo, no? Actually, talagang kilala na rin talaga siya. Walang dinit iba, kundi ang ating second place MacArthur Champion Invitational ARPCI, Russell Baldado. Pare, kwento mo naman sa amin, ano ang ginawa ng iyong matinding ibon na yan? Ayun, bali nilabong ko siya sa MacArthur Invitational ng ARPCI. Second place siya, 485 yung kasali doon. 581 kilometers. Tapos sa apat na tawid ang ginawa nila, masalip sa derby, tumawid to ng Burias, Masbate, Katbalogan, tapos yung huling-huling nga yung MacArthur National, yung MacArthur Invitational Race. Marami rin yun, di ba? Marami sila. Marami, kasi halos kasabay natin ang PHA na nag-release doon, yung MacArthur National Race. Sabay sila nag-release sa MacArthur. Bali, dumating yung ibon natin, second day, kasi may nag-day bird noon, isang ibon lang, yun yung nag-purse. Tapos dumating yung ibon natin ng second day, Sunday, 7:08, kaya nagpag-second place tayo. Second place tayo sa Invitational Race ng MacArthur. Tapos, kung mga lawa sa'yo, gano'ng kalayo yun? Bali, nung sumunod sa akin, may sumunod mga alas 8 na eh. Alas 8? Yung sa'yo, mga 7 something? 7:08. 7:08 lang. Sinabot lang, siguro to lang, nandiyan na siguro siya sa Laguna. Oo. Siguro doon lang muna siya nagpahinga, no? Pahinga na lang siya. Tsaka mga bisitero, kung makikita niyo yung kanyang ibon, small breed lang po siya, no? Tsaka ang nakaka-amaze doon, nung time na yan, meron pa siyang bulutong. Yan. Hindi naging hindrance yung kanyang bulutong, no, sa kanyang pagkakarera. Pre, ano ba bloodline nung ibon na yan? Bali, ang tatay niya, si Nadare, Drapa Predoben. 2K winner, superset winner, 1K pulling winner. Oo. Tapos si ang nanay naman niya, si Fully Loaded, Drapa 2B. Oo. Superset winner, 20,000 pulling winner, 10,000 pulling winner, 1K pulling winner. Sa PHA, South, 2021, nung nilaban ko sila. Ano naman ang plano mo, next race natin? Yun, next race, maglalaban tayo ng mas maraming mga pinsan niya. Dahil nga yung magulang ito, nabili na. Yung biyaran na sa atin ng kaibigan natin, si Sir Paolo Malpa. So ito, tago na yan? Tago na siya? Oo, tago na siya. May kumukuha na sa kanya ngayon eh. May bumibili na rito sa ibon na to. Pero hindi natin siya binenta kasi baka magtampo na sa atin. Kasi magulang niya, wala na. Winner natin, pagka-winner. Para sa akin, itago na natin. Ano naman ang may advice mo para sa mga ating naghahangad din na manalo next race? Mag-start kayo sa magandang bloodline talaga. Yung umuwi ng mga ganun, mga MacArthur. Kung saan niyo gusto manalo. Ngayon, pwede naman sa mabibili, sa mas malapit. Pwede rin naman sa mas malayo. Piliin niyo kung saan niyo gusto manalo. Tapos mag-alaga kayo ng ibon na para doon talaga. Kasi may ibon talaga na para sa malayo, may ibon din na para sa malapit. Bihira yung ibon na gano'n, magaling ka na sa malapit, magaling ka pa sa dulo, bihirang-bihira yung gano'n. Pero may gano'n, pero bihira lang talaga sila. Ito mga kabisitero, no? Ang ating second place Invitational ARPCI Champion, walang dilit iba, Russell Baldago. Thank you, pre. Bisitero. Ang napanood nyo ay ang pang 79 episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Ryson Verhel de Dios, Dwight's Gabayan, Jamel Helera, Sanbay Patolo, Pau Zalazar, SF Loft 2007. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!